Hi guys! Good morning and welcome back to my channel. And today, gagawa po tayo ng low-carb or keto-friendly coconut ube yema cake. Ang kailangan po natin ay 1 half cup of homemade coconut flour, 1 teaspoon of baking powder, 1/4 teaspoon of salt, Himalayan salt ang gamit ko, 4 sticks of equal gold sweetener. Ihalo lang po ang sweetener sa dry ingredients. Mix all dry ingredients and make a wheel in the center. To the wheel, add in liquid ingredients. Let's start with 3 eggs, 1/3 cup of all-purpose cream, 1 teaspoon of vanilla. I-mix muna natin konti bago natin i-add ang ube flavoring. So ayan, i-add na po natin ang 1 teaspoon of ube flavoring. Then mix thoroughly until well combined and smooth. So ayan na po ang ating cake batter mixture at iset aside muna natin, then i-prepare muna natin ang ating planiera. So ayan na po, mag-brush lang po tayo ng konting butter or oil sa medium size of planiera, pero mas maigi po na gumamit po kayo ng parchment paper para madali lang po mag-unmold ng cake. At ibuhos lang po ang cake batter mixture sa medium size of planiera. Top 3 times to get rid of air bubbles. At i-bake natin siya sa preheated oven at 175 degrees Celsius for 25 to 30 minutes. At dahil wala po kong oven, lulutuin ko po siya sa aking mahiwagang kaserola. At dapat naka-preheat din po kahit improvised oven lang po ang gamit ninyo. Niluto ko po siya ng 30 minutes over low heat. And tada! Andito na po ang ating cake. And do the toothpick check. If it comes out clean, then the cake is cooked. So ayan guys, in-invert ko po ang cake pero optional lamang po ito. And prepare na po natin ang ube yema frosting. In a pan, maglagay lang ng 2/3 of low-carb condensed milk. So ayan guys, simutin lang natin ang condensed milk kasi sayang naman po yung dumikit. At mag-add po tayo ng 2 egg yolks. By the way guys, hindi pa po naka-on ang stove nito guys ha. At mag-add tayo ng 1 teaspoon of ube flavoring. At i-turn on na natin ang stove into low heat. I-mix lang natin hanggang mag-combine. Cook for 5 minutes over low heat. Cooking time may vary depending on the consistency you want. Ayan na guys, pag ganito na po ang consistency, maglagay lang po ng 1 teaspoon of vanilla, then mix thoroughly. Then, turn off the stove.
at maglagay ng 1 tablespoon of butter. Mix lang hanggang matunaw ang butter. So ayan na ang ating ube yema frosting. I-transfer lang po sa lagayan or sa cup. At iset aside muna natin, then mag-unmold na tayo ng ating cake. Cover the cake with ube yema frosting. And top with grated cheese. And ayan na ang ating coconut ube yema cake. Maganda po ito sa mga naglo-low carb, keto-friendly at diabetic-friendly din po itong cake na ito. So ayan na po ang cake. Sobrang ganda niya at saka soft po siya. Tingnan niyo po yung sa loob niya guys. Parang regular cake lang po talaga yung texture niya. So ayan po. Ang ganda niya. At pag na-chilled po siya, lalong sobrang sarap po niya guys. Soft and moist. At yung tamis niya ay sakto lamang po. So tungkol naman po sa sweetness niya guys, depende pa rin po sa inyo yon. So sa akin po, 4 sticks lang ang inilagay ko na equal gold sa cake. So sakto na po sa akin yung tamis na yon. Tapos dun po sa ube yema frosting, hindi na po ako naglagay ng sweetener dahil low carb condensed milk po ang ginamit ko. So okay na po sa akin yung ganun lang katamis, yung tama lang po. So sana po nakadagdag idea po ito sa inyo, lalo-lalo na sa mga naglo-low carb. So ayan po guys, sana po matry nyo po ito sa inyo dahil sobrang sarap po niya at saka yung cake niya ay moist at soft po. So ayan po, napaka-creamy din niya po. Tsaka yung coconut flour pala guys, ang ginamit ko dito ay homemade po. Sa lahat po ng low carb recipes na nakikita nyo sa aking channel ay homemade coconut flour po ang gamit ko guys. Dahil maganda po talaga gamitin ang homemade coconut flour dahil hindi po siya ganun kalakas sa liquid ingredients, lalong-lalo na sa eggs po. Tsaka hindi po siya nakakaumay pag niluto nyo na po siya into cake or bread po. Lalagay ko na lamang po ang link sa description box. Bago ko po i-end ang video na ito, gusto ko munang mapasalamat sa inyong lahat sa pag-subscribe sa aking channel at sa pagpatuloy nyo pong pagtangkilik sa aking channel. Maraming maraming salamat po. Shoutout po sa lahat po sa inyo at sa mga bago ko pong subscribers, maraming salamat po sa pag-subscribe. Welcome po kayo dito sa aking channel. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po and please don't forget to hit the bell button and please click all para ma-notify po kayo whenever I release a new video. And mega shoutout to Yung Ha from Pasay City. So salamat po sa iyo sa panonood mo sa aking mga videos. And shoutout also to Marjorie Tabamo. Hi Beng, hello and amping diha kanunay Beng ug asa ka diha karon ayaw lagaw gawas sa balay ha. So pag-amping permi diha kanunay. And mega shoutout also to Miss K Portugal. Hi ma'am, shoutout po sa iyo. And ito na po ang request mo. Sana po napanood mo itong video na ito. At maraming salamat din po sa lagi niyo pong panonood sa aking mga videos. Thank you po ma'am. So ayan po, sa mga gusto pong magpapa-shoutout, just comment down below at i-shoutout ko po kayo sa next video ko po. So ayun lamang po. Thank you guys for watching and please don't forget to subscribe and see you on my next video po. Bye po. God bless you po. Thank you guys.